Maging ang ilang evangelical Christian community sa bansa ay sinusulong na maisabatas na ang Bangsamoro Basic Law na siya raw susi sa pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. At kaugnay po niyan, makakausap natin sa telepono si Bishop Efraim Tendero, ang National Director ng Philippine Council of Evangelical Churches. Magandang tanghali po, Bishop Tendero, si Rafi Tinoboydang. Pasamang Rafi. Opo. Una-una po, bakit po niyo isunusulong ng PCEC yung nasabing panawagan? Ano po yung nakikita niyong kagandahan kapag naisabatas na itong Bangsamoro Basic Law? Itong Bangsamoro Basic Law ay una po na ito isunod ng magandang konsultasyon from the ground at ng hindi lamang ito para sa mga Muslim, kundi kinikilala rin nila yung mga the area, mga bumad at saka mga galing sa Luzon at iba. So, maganda yung, sabi ko, unang-una ay magandang consultation dito. Tapos, sa kanila namang pag-uusap-usap, ay naging open naman sila dun sa kanilang mga pagbibigay ng mga elements nitong Bangsamoro Basic Law. Yung mga nakaraan kasi, ay parang para bang binigla tayo, hindi natin alam. Pero ito, naging open sila sa consultation, discussion, at sa ground, at sa mga tao. Tapos, kinikilala dito sa Bangsamoro Basic Law na kung ano yung kultura sa lugar at kung ano ang dapat na maging pamamaraan, pamamalakad. At nandun din na ito, palagay ko, ang makakatulong talaga para magkaroon na ng kapayapaan doon sa Mindanao. Bishop, dahil yung aspiration primary ng Bangsamoro ay ipapakita na at ayusin. At doon naman sa kanilang kapahayagan, ito naman ay magiging democratic in form. At this is, nandun yung respect for all the basic freedom. So, palagay ko, ito ay makakatulong para magkaroon na ng kapayapaan doon sa Mindanao. Pero Bishop, yung mga nabanggit po ninyo, yung pagkilala sa kultura, hindi po ba ito na-address doon sa mga nakaraang usapang pangkapayapaan at kailangan talagang i-address dito sa kasalukuyang or gagawing Bangsamoro Law? Yung una kasi, halimbawa tulad ng ARMM, hindi naman ang nag-draft ng ARMM yung mga nandun sa Bangsamoro. Ito ay dinap ng ating mga galing pa sa Maynila at yung ating mga congressman at mga iba pang mga technocrats natin. Pero ang pagkakaiba nito, ito talaga galing sa baba, pinag-usapan at nagkaroon ng malawakang konsultasyon. At nakakatuwa dito, ang konsultasyon nila, hindi lang among their people. Kasi kahit ako, I'm an evangelical church, ilang beses kaming kinonsulta ng chairman Mohamed Iqbal. Nakipag-usap sila sa amin at para ipakita rin nila na mahalaga yung damdamin at pataisipan din ng ibang mga tao. So Bishop, yung all-inclusiveness nitong usapang pangkapayapaan, ito yung nakikita nyong solusyon na, tuldok na sa kaguluhan sa Mindanao. Oo. Ito ay makakatulong talaga para magkaroon na matuldukan na yung problema ng karahasan doon. Ngayon, hindi natin sasabihin biglang mawawala na yon dahil merong mga spoilers ng kapayapaan. Ang sinisili ng mga spoilers ng kapayapaan, yung mga mawawala yung kanilang influensya, yung mga mawawala ang kanilang monopoly of power, sila yung maghahanap at gagawa ng paraan para sila ay ayaw nilang matuloy ang ganitong kapayapaan. Pero ito, supportado ito ng grassroots, supportado ito ng mga different people's organization doon sa Mindanao, doon sa Mindanao, supportado ito dahil nga nagkaroon ng maayos na konsultasyon, ay supportado ito hindi lamang ng grassroots people, kundi ng mga tribe people doon sa Mindanao. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras.
Bishop Efrem Bendero, ang National Director ng Philippine Council. Opo. Panalangin natin na ang ating Kongreso, pag ito'y dinala na sa Kongreso, ay matanggap ito ng ating mga congressman, mga senador, at ito naman ay matagal nilang pinag-aralan, pinag-usapan, ay at ngayon itong Bangsamoro Transition Commission, sila na mismo ang gagawa ng draft itong Bangsamoro itong basic law ito. Abay, sana po naman ito ay matanggap ng ating mga mambabatas at pagkatapos na ay may pasang batas at magkaroon ng plebisito at ito ay makakatulong sa ating magandang hinaharap dahil sa Mindanao. Sige po, siguro po lahat ng stakeholders magbantay po sa prosesong ito hanggat hanggang matapos. Maraming salamat po, Bishop Efrem Tendero, ang National Director ng Philippine Council of Evangelical Churches.